Magandang gabi po. Inanunsyo kanina ng IATF ang ilang paghigpit ngayong tumataas ang mga bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kabilang na dyan, ang pagbabawal sa non-essential travel ng mga taga Metro Manila, Bulacan, Rizal at Cavite. Balik general community quarantine din ang ilang probinsya. Ang kabuuang detalye ay hatid namin maya-maya lamang. Pahirapan po ng mag-admit ng COVID-19 patients sa ilang malalaking ospital sa Metro Manila. Sa St. Luke's Medical Center, umaabot na raw ng 2 hanggang 5 araw bago tuluyang ma-admit ang severe at critical cases. Nakatutok si Athena Imperial. Sa inilabas na monitoring report ng Octa Research kahapon, lumalabas na halos 2 tao ang nahahawa sa kada COVID patient. Dahil dito, nagdedelikado raw ang kondisyon ng healthcare system sa National Capital Region. Sa pagkatayan ng Octa Research, inaasahang mapupuno ang total bed at ICU capacity ng mga ospital sa NCR sa unang linggo ng Abril base sa reproduction number ng COVID cases. Asahan na raw na magiging lubhang abala ang mga medical workers sa iba't ibang healthcare facility sa rehiyon. Ang Philippine General Hospital ngayon pa lang, nahihirapan na raw mag-admit ng critical at severe COVID patients. Ginawa na ngang ICU ang ilang hospital room para sa mga severe at critical case. Sa ngayon po, meron kaming 170 patients na naka-admit. Ang aming pong bed capacity ay kailangan na namin i-expand kasi noong una 140 lang, so lumakpas na. Nagbukas na sila ng isa pang ward para sa COVID patients, pero nakatuon sila ngayon sa pagtanggap ng mga life-threatening case. Kung mga iba pong non-COVID ay pinapapunta muna po namin sa ibang ospital na total hindi naman po sila mga COVID referral center. Ang ICU facilities naman ng St. Luke's Medical Center puno na rin ng COVID patients. 101% occupied. Oh, kasi yung iba, nagko-cohort, halimbawa pamilya, so pwedeng 2 o 3 sa isang room. Kung anong sinabi ng infection control service namin, kung pwede yung malaki yung room, baka pwedeng 3, pinapayagan na rin namin yon. Hindi raw nila basta-basta madaragdagan ng COVID beds dahil marami pa rin non-COVID patients sa ospital. Dumarating na rin daw sila sa pagkakataong ginagawang ICU beds ang ilang kama sa emergency room. Naka-intubate na raw ang nasa 3 hanggang 5 COVID patients sa nasa ER pa lang at naghihintay na ma-admit. Paglilinaw ng St. Luke's, hindi nila tatanggihan ang mga pasyente pero matatagalan lang daw bago ma-admit ang mga severe at critical case. Ang average length ng paghahantay nila would be 2 to 5 days in the emergency room. Para ma-admit ang severe at critical cases, ang mga pasyente raw na pwede nang umuwi at i-monitor na lang sa bahay, dinidischarge na. Nakipag-partner din ang St. Luke sa hotel sa Quezon City at Taguig para maging isolation area ng mga pasyenteng for monitoring na lang. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. May mga bago pong paghihigpit ang IATF sa mga taga Metro Manila at mga karating probinsya kabilang limitasyon sa pagbiyahe. Ilalagay sa isang bubble ang NCR at ang mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna na balik general community quarantine. Ibig sabihin po niyan, bawal lumabas sa mga nasa kani-kanilang bubble maliban na lamang kung essential travel. Nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. Ivan, simula nga bukas hanggang April 4, linggo ng pagkabuhay, ay bawal nang lumabas sa mga taga Metro Manila, Bulacan, Rizal at Cavite papunta sa ibang lugar. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, yan ang nakapaloob sa IATF Resolution No. 104 na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Layo naman nito na mapababa ang tumataas na COVID-19 cases sa bansa. Walang lockdown, pero mananatili sa general community quarantine ang Metro Manila. Mula naman sa modified GCQ, isa sa ilalim na sa GCQ ang Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan. Pero ang pagkakaiba ngayon, ang lugar na ito na mas kilalang Greater Manila Area, ilalagay sa isang bubble o NCR+. Ibig sabihin, bawal lumabas unless essential travel sa mga lugar na ito. Sabi ni Roque, bawal din munang umuwi ngayon sa probinsya para sa mahal na araw. Papayagan naman makapasok ng Metro Manila mga residente na galing ng ibang probinsya basta't magpakita ng patunay na residente sila ng Metro Manila. Kung hindi essential travel, hindi na papayagang makasakay ng eroplano.
Mananatili naman ang pampublikong transportasyon sa NCR, Laguna, Rizal, Cavite at Bulacan sa 50% capacity. Papayagan naman ang mga provincial bus na makapasok sa Metro Manila pero sabi ni Roque, dapat essential workers ang sakay nito. Palalawakin na rin sa Laguna, Bulacan, Rizal at Cavite ang unified curfew hours na 10 p.m. to 5 a.m. Bibigyang exemption ng mga nagtatrabaho, kargo at pampublikong sasakyan. Sa mga lugar na ito, bawal lumabas sa mga below 18 at above 65. Lahat ng may immunodeficiency, comorbidities o may kondisyon at mga buntis, maliban kung sila ang kailangan mamili ng kinakailangan o sila ang breadwinner. Pero pinapayagan ng mga senior na lumabas para mag-ehersisyo lamang o bilhin ang kinakailangan. Pinapayagan naman ang mga person with disability na lumabas para sa kanilang therapy o ehersisyo basta makapagpalabas ng medical certificate, reseta o kanilang PWD ID. Bawal ang lahat ng uri ng mass gathering, pati religious gatherings, limitado lang sa 10 tao ang kasal, binyag at lamay. Hindi hinihikayat ang face-to-face meetings, going virtual na lang daw muna. Hindi rin hinihikayat sa ngayon ang pagbisita sa mga bahay. Inire-recommend rin ng IATF ang pagsusuot ng mask ng mga senior at may kondisyon at yung mga may kasamang senior at may kondisyon kahit sa loob ng bahay. Tulad sa mga ahensya ng gobyerno, hinihikayat din ang pribadong sektor na ibaba sa 30 to 50% ang on-site operational capacity sa panahong ito. Limitado lang ang mga restaurant at kapihan sa delivery at take-out. Bawal ang indoor dine-in, pero pinapayagan ang outdoor o alfresco dining, pero kailangan maglagay ng dagdag na pananggalang tulad ng mga acrylic divider. 2-person per table limitation o 1-seat apart. Limitado rin sa 50% capacity ang mga outdoor dine-in restaurant, cafe at personal care service. Muling isinara ang mga driving school, sinehan, video o game arcade, library, archives, museum, cultural center at limited social events at tourist attractions maliban sa open-air tourist attractions, kasama ring bawal ang sabong at tupada. Nilinaw ng palasyo na mga karagdagang restriction na ito ay hindi pagsasara ng ekonomiya pero kailangan limitahan ang paggalaw ng publiko para maiwasan ang hawaan. Ivan, simula bukas ay magpapatupad na rin ng checkpoint sa mga boundary ng NCR, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan o yung tinatawag nga na NCR Plus Bubble. Ivan? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mahigit 7,000 ulit ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. 7,757 ang mga bagong kaso. Ito ang ikalawang sunod na pinakamataas na new cases mula na ipatupad ang community quarantine kasunod ng 7,999 kahapon. Pumalo na sa 663,794 ang total COVID cases sa bansa. 39 naman ang nadagdag sa mga namatay, kaya 12,968 na ang total deaths. Mayroon ding 15,288 na bagong gumaling ngayong araw, kaya 577,754 na ang total recoveries. Nasa 73,072 ang bilang ng mga aktibong kaso. 11% yan ang total COVID-19 cases. Halos 97.3% ang mild at asymptomatic ang kaso. 14.8% ang positivity rate o mahigit 4,000 ang nagpo-positibo sa mahigit 33,000 tinetest. Patay ang tatlong construction worker matapos matrap sa gumuhong gusali sa Maynila. Ang ipinagtataka ng mga pulis ilang oras matapos ang pagguho nang i-report sa kanila ang insidente. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Maris, itong building na nasa kaliwa ko, ito yung dinedemolish na building na bigla na lamang tumagilid at naging sanhi ng pagkamatay ng tatlong construction workers na naipit noon sa ground floor. Kahapon pa nangyari itong insidente na ito, pero kanina lang na-retrieve ang mga biktima. Kagabi pa hinahanap ng mga rescuer ang tatlong construction worker na naipit sa tumagilid na dinedemolish na gusaling ito sa Maynila. Itinigil ang paghahanap bandang alauna ng madaling araw nang biglang gumalaw na naman ang gusali. Nang ituloy ang paghahanap kaninang umaga, bangkay na nang makita ang tatlong naipit na sina Richard Bugarin, Joseph Laksa at Jomar Torilios. May dalawa pa silang kasamang nakaligtas naman. Natabunan sila ng debris. Mga debris po. Nasa may stairways po sila malapit sa elevator shaft. Tumakbo naman po ang mga tao pero sa kasamaang palad po, inabutan po sila ng pagbagsak ng mga naguhuna po na mga bato.
Malakas talagang yung may nagmayanig po talaga. Bag, sabi niya. Ako, ano yun? Ako pang sumigaw na, ano yun? Kapatid ni Jocelyn ang isa sa mga namatay. Huli raw niya itong nakausap noong nakaraang linggo. Uwi daw siya sa bahay. Dadalaw sa amin. Yung anak niya, nasa ano, Isabela. Tumawag nga ngayon eh, kasi namalitaan niya na rin. Wala namang nadamay na iba pa dahil malayo ang dinidemolish na gusali sa mga bahay o establishmento. Inaalam pa ng City Engineering Office ang dahilan ng pagtagilid ng gusali. Pero wala raw dapat tao noon sa loob ng building. Dapat doon ibabagsak ng buo nila eh. Tinatitingnan ko lang kung bakit may tao inaka-call doon sa area daw. According to doon sa contractor. Ang ipinagtataka naman ng pulisya, bakit inabot ng 6 oras bago ni-report sa mga otoridad ang nangyari? Pasado 11 ng umaga pa kasi kahapon na-trap ang mga biktima. Pero pasado 5 na ng hapon ito sinabi sa pulisya at mga rescuer. Kung agarang napuntahan ang pangyayaring ito ay maliligtas yung tatlong naipit. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kontraktor ng demolisyon pero tumanggi sila. Ayon sa pulisya, magsasampa ng kaso ang mga kaanak ng mga namatay, pati na ang 2 nakaligtas. Sasampahan natin sila ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and serious physical injuries. Maris, sabi ng City Engineering Office, may kukulang permit naman yung demolisyon na ito. Tigil demolisyon muna sa ngayon at sabi ng City Engineering Office, pag natapos na yung investigasyon ng Manila Police, pababagsakin na nila ng buo yung natitirang bahagi ng gusali. Maris? Maraming salamat, Jonathan Andal. Ikinagulat ng mga taga-barangay poblasyon sa Muntinlupa ang paglalagay ng Bureau of Corrections ng Pader sa isang kalye. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang sumalubong sa mga taga Southville 3 sa Barangay Poblasyon, Muntinlupa. Ang bahaging ito ng Insular Prison Road papuntang bayan, hinarangan ng pader na hollow blocks ng Bureau of Corrections. Ayon sa opisyal ng Southville 3 TODA na nakaterminal sa tabi ng kalsada, noong Huwebes, kinausap sila ng mga taga Bucor at nag-anunsyo ng lockdown. Pero ang hindi raw sinabi sa kanila, nalalagyan pala ito ng pader. Yung mga tulad namin na mamasada, yung mga pasahero, kami yung unang apektado. Humingi ng tulong ang grupo kay Muntinlupa Representative Rufy Biazo na pinuntahan ang itinayong pader. Nang tanungin daw ni Biazo ng mga taga Bucor kung ano ang basehan nila sa pagtatayo ng pader, binanggit daw ang Bucor Modernization Law kung saan binibigyan sila ng otoridad sa kanilang nasasakupan. Pero sabi ni Biazo, hindi pinangingibabawa ng Bucor Modernization Law ang civil code na sinisigurong walang dapat anumang harang sa mga pampublikong daan. Hindi sila pwede mag-put up ng pader do sa gitna ng kalye. This is an illegal order given by the command of the Bureau of Corrections. Sabi pa ni Biazo, nilagay ng permanenteng harang sa panganib ang mga taga Southville. Paiikutin pa nila yung mga pupunta sa Southville. Siguro that's another 5 to 7 kilometers na iikutin ng mga tao just to go to work. Ang laking added cost na sa kanilang gastusin. And again, if there's an emergency, hindi kagad makaka-respond ang emergency services. Dagdag pa ni Biazon, kung wala siyang makuhang tugon mula kay Bucor Director Gerald Bantag, pwede niya itong iakyat sa Kongreso o maghain ng reklamo laban sa Bucor. Maging ang Muntinlupa City Government, ikinagulat ang pagtatayo ng pader. Sa isang sulat ni Assistant Secretary Gabriel Chaklag sa Barangay Poblasyon kahapon, sinabi lang nitong pansamantalang isasara mga daan sa pagitan ng Southville 3 at Minimum Security Compound bilang security enforcement at para sa pagpapatupad ng curfew. Ayon sa city government, bukod sa sulat na ito sa barangay, wala nang ibang koordinasyon ang Bucor sa LGU. Magkaroon ng maayos na pag-usap bago saan at gumawa ng aksyon. Hindi mo basta-basta ganyan na nagsara sila. At nailigay sa alanganin ang kabuhayan ng mga taga-NHK Southville. Patuloy pa namin kinukunan ng pahayag ang Bucor hinggil dito. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Tingin ng ilang eksperto dahil sa pagbubukas ng ekonomiya kaya umakyat sa halos 8,000 ang COVID cases kada araw. May depensa naman tungkol dyan ang ilang opisyal ng gobyerno. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Ang naitalang 7,999 new COVID cases kahapon, patuloy pa raw natataas kung hindi mapipigilan ang pagkalat ng virus sa mga komunidad. Ayon ito kay Professor Jomar Rabahante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team. Ang increase ngayon ay hindi lang linear, exponential talaga. Hanggat hindi po natin napipigilan yung pag-transmit ng mga virus sa community natin, posibleng exponential po talaga yung mangyari, mahigit sa doble or triple. Tingin ni Dr. Anthony Liachon, dating consultant ng National Task Force Against COVID-19, isa sa mga sanhi ng biglang pagdami ng kaso ng COVID ang pagbubukas ng ekonomiya. Dahil mas maraming nagtatrabaho, mas marami rin ang lumalabas ng bahay at bumabiyahe. Nagkaroon tayo ng premature opening na economy. What led to this is actually yung pagre-relax ng ating economic managers on the quarantine classification, number one. Number two, yung coming of the variant. Number three, hindi natin ina-analyze mabuti yung cases natin day-to-day na nag-increase na pala yung reproduction number natin, yung ating positivity rate. Pero sabi ng DTI, nagre-reopen tayo, bumababa yung cases hanggang February, simula last August. So talagang siguro beyond the reopening, mas marami lang talagang lumabas at nagkita-kita na. Ang dami ng reunions ngayon eh. Gayunman, suportado ng DTI ang pagsasara ng ilang non-essential establishments at binabaan na rin nila ang kapasidad maging ng mga kainan. Sabi ni NEDA Acting Secretary Carl Chua, ang issue raw ngayon ay hindi ekonomiya laban sa kalusugan. Kabuoang kalusugan daw ng mga tao ang dapat tingnan, mapa-COVID, ibang sakit o gutom. Dahil sa isang taong lockdown, mahigit 3 milyong Pilipino na raw ang nagugutom. Mahigit kalahating milyon ang walang trabaho sa NCR. At kada araw ng GCQ ay katumbas ng 700 million pesos na nawawalang sweldo ng mga taga Metro Manila at Karatig Probinsya. Nagkakasundo at health at economic leaders na dapat localized lockdowns ang gawin at hindi pagsasara ng buong bansa, lalo't may mga lugar namang wala o mababa ang kaso ng COVID. Hindi natin ginagawa yung wide area lockdown kasi yun yung talagang malaking impact sa ating ekonomiya. Ang ginagawa ngayon, focus, granular pa rin yung lockdown na kung saan talaga nagkaroon ng mga spike, doon talaga nagpo-focus yung lockdown. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nahagip ng truck ang isang dumadaang motorsiklo sa Tulunan, Cotabato. Sa kuha ng CCTV sa Barangay La Esperanza, makikita ang banayad lang ang takbo ng motorsiklo. Na makaabot ito sa highway, nahagip ito ng dumaang truck. Tumila po ng rider pero tinulungan naman siya ng ilang bystander. Nawasak ang harapang bahagi ng kanyang motor at nagtamo siya ng sugat sa ulo. Agad siyang dinala sa ospital. Sumuko naman ang driver ng truck. Patuloy rin nadaragdagan ng mga healthcare worker na tinatamaan ng COVID-19. Ang ilan sa kanila binawian ng buhay. Nakatutok si JP Soriano. March 19, isang lalaking 30 years old na staff nurse ng Philippine Heart Center ang namatay dahil sa COVID-19. Naka-assign siya sa charity ward ng ospital. Ang naturang nurse, ang ikatlong healthcare worker na namatay sa PHC dahil sa COVID. Inaalam pa ng ospital kung saan nahawa ang nurse dahil bagaman may COVID patient sa ospital, mahigpit naman ang health protocols na ipinatutupad. Initially, nag-present ng mild symptoms. At progress ng mabilisan na becoming severe COVID. What happened is he had respiratory failure because of the COVID infection. Naka-quarantine at na-swab test na ang mga hospital staff na close contact ng nurse. 13 doktor, 30 nurses at 15 iba pa. Puno na rin daw ang mga COVID wards ng PHC. Pero gumagawa ang ospital ng paraan kahit maraming doktor at nurse silang naka-quarantine. Marami na ho ang naka-admit, marami na ang naka-isolate. But our top management are doing their best to really help the employees in everything, our work. We will make sure that even though a lot of employees are quarantined, we will really take care of all our patients. Ayon sa PHC, hindi nabakunahan ang nurse na namatay dahil may mga sintomas na siya noong linggong inumpisahan ang pagbabakuna. Sa kabuuan, 2,271 healthcare workers ng PHC ang nabakunahan na.
Sa National Kidney and Transplant Institute, isa ring healthcare worker ang namatay dahil sa COVID ayon sa Filipino Nurses United. Wala pang pahayag ang NKTI kaugnay rito. Sabi ng FNU, overwhelmed na ang mga ospital dahil sa COVID patients. Kaya nagsisimula na naman daw ulit mapagod ang healthcare workers. Kung kulang ka sa sapat na pahinga, talagang bagsak ang immune system mo. Mababa ang body resistance mo, mas lalo kang madaling magkasakit. Lalo na itong presence ng ating COVID-19 variants na highly transmissible. Kaya yun yung aming panawagan na kailangan siguruhin na merong regular na libre mandatory testing sa lahat ng health workers. Dahil sa mga nagkaka-COVID na healthcare workers, understaffed na rin ang mga ospital. Sa isang ward, dalawang nurses lang sila. So ibig sabihin, isang nurse handles 12 patients. Pero idea kung COVID patient ang hinahandle mo, dapat mga 3 to 6 lang yan. Sa datos ng DOH, nasa 82 na ang namatay na healthcare workers dahil sa COVID. Sa kabuuan, nasa 15,346 healthcare workers na ang nagpositibo sa COVID as of March 18, 2021. Mahigit 5,000 sa bilang na yan ay mga nurse. Ipinapanawagan din ng grupo ang pagbibitiw ni Health Secretary Francisco Duque III at palitan daw ng medical professionals ang mga namumuno sa pagsugpo sa COVID-19. Wala pang tugon ang DOH kaugnay rito. JP Soriano, Nakatutok, 24 oras. Isa na naman nating kababayan ang muntik nang mabiktima ng hate crime sa Amerika. Ang Pinoy pinagmumura raw habang nasa loob ng tren. Nakatutok si Bernadette Reyes. You got the Yemenis, you got the Saudi Arabians, and all these different people. So I ask myself, why would these people not associate? Why would these people stay away from each other? There must have been a reason for that. And the only thing I had to ask, kuha ito ng Pinoy-American na si Alex Vidal habang nasa loob ng subway train sa New York City. Sa video, makikita ang isang Black American na nagsasalita at tila galit. Panay rin ang banggit nito sa salitang Chinese. Why do the good Chinese have Muslims locked up in their country? Kwento ni Vidal, papasok siya sa trabaho ng makasabay ang lalaki sa tren. Noong una, marami raw silang pasahero. Pero dahil sa ikinikilos ng lalaki, nagbabaan daw ang ibang pasahero hanggang sa dalawa na lang silang natira. Pupunta sa direksyon ko at saka sabi ko hindi na ibang ano niya, paparinggan niya ako na kasi tumitingin siya sa akin. At saka minumura na niya ako. Kahit natatakot, hindi raw nag-react masyado si Vidal. Nung hindi ako nag-react, nag-smile-smile ako. So hindi niya ako nilapitan na, pero nakabantay ako kasi nakikita ko baka pwede niya akong sipain o pwede niya akong kumayanong hawak siya na matalim. Hindi naman daw siya sinaktan ng lalaki pero labis ang kanyang takot dahil sa nababalitang sunod-sunod na pag-atake sa mga Asian American doon. Hindi pa rin daw ito ang unang beses na muntik na siyang mabiktima na hate crime. Nito lang nakaraan, isa rin daw lalaki ang nanipa ng mga pasahero sa loob ng tren. Kinundina ng kauna-una ang Asian American U.S. Vice President na si Kamala Harris ang mga insidente ng pag-atake sa Asian American community doon. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng hate crime sa Amerika, nanawagan si U.S. President Joe Biden sa kanilang kongreso na ipasa na ang COVID-19 Hate Crime Act. Sa ilalim nito, may mabigat na parusang ipapataw sa mga gagawa ng pag-atake sa mga miyembro ng Asian American community. Sabi ni Biden, dapat nang matigil ang mga ganitong insidente at kinakailangan daw ng tulong ng lahat para magawa ito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Mahigit 200 Chinese fishing vessels ang namataan sa Julian Felipe Reef malapit sa Palawan. Nagpadala na raw ng assets ang ating militar para magsagawa ng maritime patrols. Nagbabalik si Bernadette Reyes. Ito ang ilan sa 220 Chinese fishing vessels na namataan sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea nitong March 7. Natanggap daw ng National Task Force for the West Philippine Sea ang ulat mula sa Philippine Coast Guard. Sabi ng NTF-WPS, pinaniniwala ang mga Chinese maritime militia personnel ang sakay ng mga fishing vessel. Matatagpuan ang Julian Felipe Reef sa northeast ng Union Reefs, 175 nautical miles kanluran ng Bataraza, Palawan. Nasa loob ito ng Philippine Economic Zone
Zone at Continental Shelf kung saan may exclusive economic rights ang Pilipinas. Mayaman sa yamang dagat at langis ang lugar. Sabi ng NTF-WPS, sa kabila ng magandang panahon, nagkumpulan daw ang fishing vessels sa lugar kahit hindi nakita na nagsasagawa ng aktwal na pangingisda. Lagi rin daw bukas ang mga ilaw ng mga ito kahit gabi. Nababahala ang NTF-WPS dahil sa maaaring overfishing at pagkasira ng marine environment sa lugar. Mapanganib din daw ito sa navigation. Patuloy raw imomonitor ng gobyerno ang sitwasyon para maprotektahan ang sovereign rights ng Pilipinas. Sa isang tweet, sinabi ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin, hihintayin niya ang rekomendasyon ng militar bago maghain ng diplomatic protest. Tinawag ni Locsin na fist in the iron glove ng armed forces ang foreign policy. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na determinado ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa China para masigurong nasusunod ang international law. Pinaaalalahanan daw nila ang China at mga karatig bansa na may mga political commitments na pagkaroon ng self-restraint sa lugar tulad ng nakasaad sa UNCLOS. Matatag ang Pilipinas sa pangako nitong ipagpatuloy ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea. Sabi naman ni Major General Edgar Arevalo, tagapagsalita ng AFP, nag-dispatch na ang AFP Western Command ng Air Force at Navy Assets para magsagawa ng maritime patrols. Nagpadala na raw ng reports ang AFP sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na magiging basihan ng paghain ng mga aksyon, di lamang ng diplomatic protest. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nanawagan naman ang Department of National Defense sa China na i-recall o alisin ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Naninindigan daw ang pamahalaan sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Viral ngayon ang isang babae sa MRT na nagtanggal ng face mask, face shield at nag-selfie pa umano sa loob ng MRT. Nais siyang sampahan ang kaso ng MRT at DOTR. Nakatutok si Reed Reyes. Sa cellphone video na ito, makikita ang isang babaeng nakatingin sa kanyang cellphone, nag-aayos ng kanyang buhok at walang suot na face mask at face shield habang nasa loob ng MRT kasabay ng ilang pasahero. Ilang saglit pa, tila hindi na nakatiis ang katapat niyang pasahero na agad sinita ang babae. Excuse me, can you put back your mask? Can you put back your mask and your face shield? This is not the right time to take a picture. Pero imbes na isuot muli ang kanyang face mask at face shield, tuloy pa rin ang babae sa pagtingin sa kanyang cellphone ng ilan pang segundo, tsaka palang muling isinuot ang kanyang face mask. Umani ng batiko sa social media ang babaeng nasa video matapos itong i-upload ng katapat niyang pasahero na si Jonaline Kaadan. Hindi po biro na ano yung ginagawa niya kasi may mga kaibigan po ako nagpa-positive sa COVID eh. May mga nakasurvive, merong naman hindi. Kaya po nakakatakot. May nakabantay naman daw na MRT Marshal noong mga oras na iyon pero nasa kabilang dulo ito ng bagon kaya posibleng hindi agad nasita ang babae. Magtulungan tayo kasi hindi po palaging magkikilit-palita tayo, hindi nakasuot ng face mask yung isa, hindi nakasuot ng face mask. Ang isipin niya din kasi dahil hindi yan naka-face mask, mamaya may dala pala yung COVID, mahawa kayo, umuwi ka sa pamilya mo. Striktong ipinapatupad ang pagsusuot ng face mask at face shield ngayong kasagsaga ng pandemic bilang bahagi ng minimum public health standards. Ang pamunuan ng MRT3, kinundi na ang ginawa ng babae na tinawag nitong reckless, insensitive at posibleng mapanganib sa kalusugan ng mga kasama niyang pasahero. Pinapahanap na raw ngayon ang babae para maimbestigahan at masampahan ng kaukulang reklamo. Paiimbestigahan din ang MRT Marshal na naka-assign sa bagon na dapat agad pinababa sa tren ang sinumang makikitang hindi sumusunod sa safety protocols. Pinag-aaralan na rin ng legal team ng Department of Transportation ang reklamong ihahain o multang ipapataw sa babae. Nananawagan din ito sa babae na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para maipaliwanag ang insidente. Iniimbestigahan na rin kung posibleng nagkaroon ng kapabayaan sa hanay ng transport marshal para pigilan ang babae. We do not want to take that lightly. Kasi nga, kalusugan na, tsaka yung buhay ng mga pasahero natin, yung nakasalalay dito eh. Nakikipag-coordinate po ang MRT3 sa kanilang legal office para po ma-determine kung meron po mga maaaring kaso o mga penalties o fines na po pwedeng i-impose dun sa ginawa ng babae ngayon. Reed Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Yeah.
Engaged na sina Carla Avellana at Tom Rodriguez. Sa Instagram, ishinare ni Carla ang larawan nila ni Tom kung saan makikita ang suot niyang engagement ring. Ang caption, a million times, yes! Nag-post din sa IG si Tom. October 2020 pa talaga noong mag-propose si Tom sa bahay ng mami ni Carla. Ang akala nga raw ni Carla, simpleng family dinner lang yon. Dahil sa quarantine, mga malalapit na kaanak lang ang naroon. Ang iba pang detalye sa kanilang engagement, panoorin sa aking report bukas. And that's it for Weekend Chikahan. Ako po, si Nelson Canlas. Ivan Maris. Salamat Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Ivan Mayrina. Sa ngalan ni Pia Arcangel, Maris Umali po. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.